Hello ka farmer, isang mapagpalang araw naman sa iyo at welcome back ulit dito sa DDT Nature Farm. Nalulungkot lang tayo ibalita sa inyo na ngayon marami sa ating mga nag-aalaga ng baboy yung nahihirapan sapagkat tumaas na yung presyo ngayon ng feeds. At saka ganun din yung presyo ngayon ng mga fertilizer sa nagsimahala na rin. Kaya ngayon mga farmers natin nahihirapan na bumili na kanilang pang-abono at saka itong feeds. Pero good thing mga farmer, ngayong araw na to ay nagagalak tayo sapagkat mayroon akong isi-share sa inyo na isang sikreto ng kasama nating farmer na hindi siya namumroblema sa kanyang pagkain sa kanyang mga alagang baboy. Okay? Pero ang farmer dito, yung kanyang baboyan ay iba doon sa iniisip nyo na nakakulong. Ang kanyang baboyan ay bitaw. Okay? So sa video na to, ang isi-share natin sa inyo ay paano siya gumagawa ng kanyang pakain sa kanyang baboy, anong mga ingredients na kanyang sinasama, at kung paano niya ito gagawin. Okay? So, ka-farmer, kung nagustuhan mo yung video na to, magugustuhan mo yung video na to, in-encourage kita na i-like mo para sakali mapanood pa ng iba nating mga ka-farmer. I-re-recommend ni YouTube para sa iba nating mga kasamang farmer na nag-aalaga ng baboy. At kapag ka bago ka rin sa aking channel, encourage din kita na i-subscribe mo yung channel natin. Salamat ka-farmer. At ka-farmer, kung gusto mong magpa-shoutout, i-comment mo dyan sa comment section, I love farming. Okay, at sa susunod na video ay isi-shoutout kita. So, thank you so much. Handa ka na ba ka-farmer? So, let's go! At alamin na natin ang sikreto ng isa nating kasamang farmer. Sa halip na bibili siya ng feeds, ang kanyang binibili ay yung kanyang mga panghalo para sa gagawing feeds. Una, kailangan niya ng isda. Pangalawa, kailangan niya ng saging, yung kahoy ng saging. At pangatlo, kailangan niya ng mais. Okay, unahin natin paano siya kumukuha ng isda. Yung isda ka farmer ay dinideliver lang sa kanila. Ngayon pag nag-deliver sa kanila ng isda, ang presyo ng isda na yan ay 15 pesos. So para hindi masira kagad yung isda nila, ang ginagawa niya, nilalagay niya sa cooler. Okay? Paglagay niya sa cooler, doon niya na aasinin. Kaya tatagal yung isda ng isang linggo. Ang isda na yan ay pamalit niya kung bibili pa siya ng fish meal kasi mahal daw yung fish meal. Kaya isda na lang, pampalasa lang doon sa kanyang papakain sa baboy. Pangalawa, ka-farmer, mais. Ang ginagawa niya ka-farmer, taon-taon ay nagtatanim siya ng mais. At ngayong taon nga, ang kanyang tinanim na mais ay 2 hektarya. Okay? So malapad yung kanilang lupain, doon niya tinatanim yung kanyang mais. Ka-farmer, yung mais na to ay malaking tulong sa kanya. Kasi nga, hindi lang pinapakain niya ito sa kanyang baboy, pinapakain din niya ito sa kanyang manok. Okay. At pangatlo, saging. Sabi niya nga sa akin ka-farmer, ang dami niya daw saging at saka sa kanyang lugar ay wala masyadong bumibili ng saging. Kaya ang ginagawa niya, yung kanyang pinapakain sa baboy, hinahaluan ng saging. Yung saging ay chachap-chapin lang ng maliliit tapos yun ay ihahalo. Okay? So tatlo, napili natin. May saging, may mais at saka may isda. Ngayon ka-farmer, ang tatlo na yon ay papagsamain mo, lalagayin mo sa isang malaking kaldero. Okay? Pag nalaga mo na sa isang malaking kaldero, yun na, ipapakain mo na sa alaga mong baboy. Doon na sa pagpapakain ka farmer, doon ka na naman magdadagdag ng darak. Okay, doon ka magdadagdag ng darak. So dito sa kanyang bukid ka farmer ay halos sobra 50 piraso ngayon yung kanyang alaga na maliliit na baboy. Maliban pa doon sa mga baboy na nakatali, yung kanyang mga inahin. Yung kanyang inahin kasi parang 6 na piraso. Okay? So yun ka farmer, list yung kanyang gastos. 15 pesos yung bawat kilo ng isda. Yung mais, hindi niya na rin binibili. Yung saging, hindi niya na rin binibili. At yung baboy naman nila ay bitaw. Tatawagin lang nila kapag kumain. Okay? So sa injection, hindi na rin siya nag-i-inject. Dito ka farmer, ang presyo ng
ng baboy sa amin ay 100 yung live weight. Ngayon naman kapag bibili ka sa ng karne, pumapatak siya sa 180, pero pag nasa palengke ka na bibili na sa 240. So, ayan ka farmer. Baka kung sakali na mayroon gusto niyong gayahin ito, kasi sabi ng kasama nating farmer, malaking tulong ito sa kanya, lalong-lalo pa ngayon mahal na yung feeds. At yung kailangan naman ng ang kailangan lang naman ng tao ay yung karne ng baboy. Kaya ang sa kanila, sabi nila hindi na sila nag-aangad ng maganda yung balahibo ng kanilang baboy, yung balat ng kanilang baboy. Ang habo lang nila ka-farmer ay yung kumita sila nang hindi sila nagagastusan. Ayun mga ka-farmer, yung mga advantage ng kapag ikaw yung gumawa ng feeds, magagawa mo siya ng mura. Yung disadvantage naman nun ka-farmer, siyempre hindi siya katulad ng nabibili talaga natin na feeds na merong free starter, may grower, at saka may finisher, na talagang design talaga yon para doon sa kung ano yung kakailanganin ng baboy sa kanyang edad at sa kanyang bigat. Like dito sa ginawa natin na parang nasa generalize yung kanyang pagkakagawa. Okay? Yun ang kanyang disadvantage. At the same time, hindi natin expected na yung baboy natin ay kasing bilis lumaki ng pinapakain natin ng feeds. Hindi siya ganun. Ibig sabihin, mas mabagal siyang lumaki kumpara doon sa binibili natin na feeds. Pero yung kagandahan nga nun mga ka-farmer, kung halimbawang wala ka talagang budget, kapos na kapos ka sa yung budget, pwede mo subukan ito. Lalo pa kung malapad yung lupain mo, pwede kang magtanim kaagad ng magtanim ng kamote. Okay, substitute natin yan, yung kamote. Pwede rin po yung Madre de Agua. At pwede rin po itong ito nga, yung mais. Pero halos mas marami yung tinatanim nila yung mais. Kasi nga, pwede mong i-stack yung mais. At saka, pwede mo rin i-binta. Hanggang dyan lang mga ka-farmer, ulitin natin ang mga kailanganin natin. Una, kailangan natin ng mais, kailangan natin ng saging, kailangan natin ng isda upang makabuo pa tayo ng pakain sa ating baboy. Yung advantage naman nun mga ka-farmer, makatipid tayo, mura lang yung ating magagamitin at matatagpuan lang natin. Pwede nating itanim sa ating sariling mga lupain. Nga lang ka-farmer, ang disadvantage nito ay hindi tayo doon sa expected natin na bigat ng baboy at saka yung laki ng baboy. Okay? Pero malaki namang tipid. Okay? So hanggang dyan lang mga ka-farmer, I hope na mayroon ka na namang natutunan sa ating ginawang video ngayong araw. At I hope na na-inspired kita na sa farming, para-paraan lang yan sa farming. May mga pwede tayong gawing paraan upang umunlad sa ating buhay. So laban lang, matatapos din yung itong pandemic natin at makakaahon din tayo sa ating mga nararanasang krisis sa panahon na ito. So I hope na patuloy mong pagigihin kung anong meron ka, kung anong ginagawa mo ngayon sa iyong sakahan, at sana balang araw magtagumpay ka. So mabuhay ka farmer, ingat palagi, and advance Merry Christmas and Happy New Year. Paalam.